mga anak. Alam niyo ba mataas ang mga bilihin ngayon? Tipid-tipid tayo, ha? Wala munang bagong uniform ngayong taon. Huwag kakamot sa ulo. Opo, eh, Mami Sue, paano po itong palda ko hindi nakasya, oh? Ito, oh, hindi ko na masarap. Naubos mo kasi yung hotdog sa breakfast. Lagang perdible. Naku, paano ito, Mami. Ah. Yung polo ko naman. Ano? Eh, kasi pinagpawisan, puro ako babad sa araw. Ang baho, oh. Baho mo. Eh kasi na, naninilaw na yung color. Eh kasi naman, kung saan-saan ka suot ng suot ka, Lois, masakit ulo ko sa'yo. Ayan ako mga nanay, looks familiar ba mga eksena na nakikita nyo ngayon dito sa dalawang makulit na to? Pasokan na nga pero walang budget for you for new uniform. Kaya ilabas na ang superpowers. Mga nanay, sagot na namin kayo sa mga bibida namin uniform hacks para looking new ang old uniform ng inyong mga anak. Yay! Yan, kasama na ito si Jeline Adano. Ayan, si Jelly. Hi, hello, po, teacher. Aba, ito si Jelly. Ay, dalawang dekada nang nananahin ng mga uniforme sa isang tailoring shop. Jelly, ano ba pwedeng gawin kumare? Lumaki na yung bata, kailangan palawagan ng skirt. Ganyan si Shira, tumulakas kasi kumain eh. Hindi po sa lumaki lang, lumaki lang sa kakakain. Ma'am, pwede po natin i-adjust ng konti po dito para magkasya sa inyo. Parang ilipat natin wow. Yung hook-in ay dito po para magkasya. Mag-extend na repair. I-re-repair. Ah, nagkaroon ng extension, extension din. Ah, nilagyan. Ayun. Ayun pala, tamang ang galing, ano? Hindi ko na kailangan bumili ng bagong skirt. Ayan, perfect. Eh, Mami Sue, eto naman, paano ano? Pag ano, tulad sa amin, malilikot kami kung saan-saan nagsusuot, nagkakabutas yung mga polo namin, may mga tas-tas. Ayun, pundelya. Parang kasing daga eh kung saan-saan ka namusuot. Paano po batakpan yun o tapalan? Ito po ang mari natin gawin. Alam niyo yung pundelya, yung sana. Ano po yung pundelya? Ito po. Oh. Ayan, sumasabit sa may puwet. Pwede po nating tapalan ng same fabric. Ah, same okay. Fabric po para tapalan. Po, opo, opo. Sa fabric. Loob. Sa loob. Tapos, para tapahin. Kaya lang kita din kanyang kaunti. Pwede rin po lagyan natin ng ano, ng patches, parang design. Ah, parang design. Sa bagay, oh, hindi makita masyado yung sa undilyo, no? So, kung gagawin ng ganyang repengelin, eh, pwede na. Pwede po, ma'am. Oh. Eh, Mami Sue, paano naman po kapag tanggal na yung mga butones ng mga blouse namin? Oh, ito po. Butones, tanggalan yung butones. Ito. Ayan. Ito po. Pwede po nating lagyan ulit ng ano, butones. Butones. Madali lang yung butones sa bahay. Opo, madali lang po. Hindi mo na kailangan ng sastre dyan. Kayang-kaya na gawin ng mga nanay yan. Kayo magpalit ng butones. Importante lang kakulay ng butones, butones yung ipapalit nyo. Opo. Kasi pagkaiba yan, baka naman technicolor. Di ba? Hindi mo wala yung butas. Oo. Eh, kanina nabanggit ni Egan, yung mga uniform niya, sinuot niya, ay mga bigay lang sa kanya, mga pinaglumaan ba, pinagliitan. Opo, eh, sanay tayo sa mga ganyan eh, lalo na kung wala nga budget. Ano ba pwedeng gawin doon? Ma'am, pwede po tayo mag-extend po dito nang lagyan po natin ng konting tela para po lumaki. Ay, tatahingin din eh, opo, sa lilit. Opo, opo. Oo, sa bagay, hindi naman dapat tinatanong ba't ganyan ang uniforme mo. Importante na nakakapasok na maayos yung damit na suot ng estudyante, di ba? So, dapat may allowance. May allowance po lagyan. Pag nagpasukat ka, maglalagay ka ng allowance. At kapag may allowance, eh yun, pwede umabot hanggang bunso, hanggang kay may papamana ko pa doon sa bunso. Ito, hindi may iwasan na yung mga puting polo at blouse. Naninilaw na. Ito, talaga. Teka, mag-jelin. Thank you, Jelin. Kaya ka, Loy, Shira, samantalahin natin na magandang panahon. May ilang tipid, may mga tips din tayo sa paglalaba para magmukhang bago ang uniforme at di na kailangang bumili, Shira. Ayun. Sige, Mami Sue, paano po ba yan? Akala ko po maglalaba tayo. Eh, bakit may mga suka tayo dito? Aba, ang suka, ayun, hindi lang pang paksiw o pang adobo. Pwede na rin sa paglalaba. Yan, ito. Para sa mga naninilaw o nangingitim na uniform, bleaching process. Ilalagay. Yan, mayroon na tayong tubig dito sa madya. Lagyan lang natin ang suka. Suka. At ilagay natin ang detergent. Ayan. So, mas nakakatulong na may suka, Mami Sue. Oo, kasi yung ayun. Detergent ay medyo may hangi ang hangin. Ako, bubala dito, bibig ko. Ayan, ilagay natin. Agad pala lasa ng detergent. Ilagay natin dyan. Ayan, ibabad natin ng konti. Oh, ayan. At least, alam ako mas maganda, dahil hindi pa naman pasukan, ibabad nyo na. Ngayon pa lang. Mas maganda overnight na ibabad ng mga damit. Okay. Lagyan suka at matatanggal ho yung mga naninilaw dyan sa inyong mga uniforme ng inyong mga anak. Ayan. Oh. Minsan si mga kilikili, di ba, Mami Sue? Oo, lalo na kung nangangamoy yung kilikili. Talagang medyo niyan, dapat binababad din dyan. Okay. Saan natin?
Magbabanlaw muna ako. Okay lang yan, Mami. So, nasukan, no? Hindi naman kami mangangasim kahit ito yung ginamit ko panlaba. Kasi ano, sasabunin pa naman yan, tapos babanlawan. So, matatanggal pa yung amoy ng suka dyan. Kaloy, kahit naman walang suka, maasim ka na. Grabe to siya. Bakit person? Kala ko segment yan. Sabunin mo ng konti. Yan, sabunin mo ng konti. Yan, ito naman. So, ito siya ay right on lemon. Gagawa po ba tayo ng lemonade, Mami Sue? Abay, pag may sumobra. Ano, sabi nga, when life gives you lemon, gamitin mo yung pang-bleaching. Yeah, wow. Tulad ng suka. Ito, Mami Sue, may ano dito? May bleaching power din ng citrus fruits, gaya ng lemon, lime, calamansi. Ayan, patakan mo lang yan, Shaira. Hala sa mga. Ito, patakan natin ganyan. Ayan. Oh. Tapos matatanggal na yung paninilaw ay, niyan. Ay, oo nga, no. O, diba, look? Oh, magic! Ayan yan! Oh, look! May solusyon ka na sa mga mansyan ng kinakain ito mo. Ito nga, dami, tanggal na yung ano, natira na lang dyan eh yung ano niyan. Oh, ha? Oo nga, no. Di. Pag may natira, lagyan mo ba? Yan! Oh, pag may natira lemon, pwede mo nang iyan-iyan siya. Pwede mo nang gawin. Pang merienda. Panlawan, merienda, lemonade. Okay, pangatlo, ito naman. Ito yung mga diskarte na pwedeng-pwedeng nyo gawin sa tayo. Ito naman. So kung medyo nangingitim na yung uniforme ng inyong mga anak, ayan, pwede nyo ibabad yan. Para naman medyo pumuti-puti pa at hindi naman mukhang nangingitim sa eskwela. So lagyan natin ng tina. Ayan. Tina. Uy! Dami! Napaganyan. Yan pala yung matagan. Secret! Oo, para lang ano, yan. Para mag-iba yung kulay ng damit. Ayan! So hindi na kailangan bumili ng bagong uniform. Oh, yeah, pwede na itong ano, isang pie. Ako, Mami Sue. Habang ito, maaraw. Mami Sue. Mami Sue. Habang maaraw. Ang ganda ko, Mami Sue. Oh. Diba? Parang bago nga. Mm-hmm. Wow! Yan, tipid ang budget. Pero hindi ang discarding nanay. Kayang-kaya naman solusyonan. Para mukhang bago pa rin ang mga lumang uniform ng inyong mga chikiti. Maglaba ka na, Shaira. Opo. Kaloy, si Kaloy. Natuto na ako, hindi lang pagluluto. Marunong na rin ako maglaba. Si Kaloy at taga-sampay.